araw sa inyo. Narinig nyo ba yun? Anong tunog kaya iyon? Tama! Iyon ay tunog ng musika. Ikaw ba ay nagtataka kung bakit mayroon tayong mga naririnig na tunog sa musika at minsan tayo pa ay napapaindak? Halika! Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng musika. Tara na! Yan. Magandang araw mga bata! Araw. Gusto kong bigyan ng pansin si Ruth Abigail. Nandyan ka ba, Ruth? Apo. Kimerich. Jan Deo. Dito po. Nakikita ko sa screen si Jamilin. Alfreda. Dito po. Christine Grace. Dito po. Nandito po. Si Clarice. Nandito po. Cristali Padlan. Nandito po. Sino pa ba ang hindi ko nababanggit na alam kong nandyan? Sino pa ba? Alfea, nandyan ka ba, anak? Anak? Apo. Gian Baloso. Nandito po. Sino pa ba? Jamilin. Nandyan din siya. Ngayon, sisimulan natin ang isang araw ng may saya at ngiti sa inyong mga mukha dahil magkakaroon tayo ng isang napakagandang aralin sa Music 5 in MAPE. Kaya, ihanda ang inyong mga sarili. Maglalakbay tayo sa mundo ng musika. Pero bago yan, nais kong basahin mo ang content standard na meron sa ating aralin sa MAPE. Jamilin, pakibasa. Content standard. Symbols and okay, malalaman ninyo kung ano ang mga simbolo sa musika at nais kong gawin natin ang mga dapat kantahin sa ating pag-aaralan sa MAPE tungkol sa mga konsepto na nagtataglay ng mga ritmo. Ngayon naman ang performance standard, Cristali Padlan, ano ang dapat malaman dito? Performs with a conductor, a speech, chorus, and simple time signatures. Number one, choral and instrumental. Yan, malalaman nyo din kung paano ba ang mga iba't ibang signature, yung mga kumpas na dapat malaman kapag kayo ay kumakanta. Isa pa, Alcea, basahin ang dapat isagawa sa ating aralin ang inyong matututunan sa learning competency ng MAPE. Matukoy ang iba't ibang uri ng note at line. Tama! Yan ang ating pag-aaralan sa music, sa musika. Ang unit na inyong dapat bigyang saysay ay ang paglinang ng kaalaman sa ritmo. Ano nga ba ang ritmo sa musika? Yan ay inyong tutuklasin pagdaan ng mga araw na ating pag-aaralan. Pero sa araw na ito, bibigyan natin muna ng saysay ang one tungkol ng musika. At ito ay ano yung mga simbolo ng musika, Gail? Pa? Ruth? Ano yung mga simbolo ng musika? Note at rest. Gian Baloso. Tulungan natin, G. Napag-aaralan, dahil alam ko, napag-aaralan nyo din yan nung kayo ay nasa grade 4. Kaya naman, ngayong araw na ito, anong pangalan ng nagtuturo sa inyo? Yes, Marley Chris?
Okay, ako si Madam Janice Yu Abon, ang teacher ninyo sa MAPE. Kaya, ngayon, umpisahan natin ang isang araw na napakaganda ng may alituntunin bago magsimula sa aralin. Ano yung dapat nyong gawin? Althea? Bukas ang camera. Pakinggan ko si Jandeo. Susunod. Ayan, nawala sa signal. Kim Erich. Okay. Makinig ng mabuti. Susunod, Nikki. Huwag mahihiyang magtanong. Ay, parang kumanta siya. Basta huwag yung right med, ha? Hindi tayo nasa online selling, ha? Online teaching and learning itong gagawin natin. Kapag nakita ito, ibig sabihin may katanungan si teacher. Ano yon? Ano yung nakikita ninyo? Question mark. Handang panahon. Pag nakita ninyo ang mark na yan, ibig sabihin may katanungan ako. Kaya umpisahan natin. Ha? Tumayo. Pwede ba kayong tumayo dyan sa inyong mga pwesto? O pwede rin naka... upo ng maayos. Nakaupo ng maayos, ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib. Okay. Die for me, you sacrifice.
Diba? Na-feel nyo ba si Lord ngayon? Christine? Papa. Nasaan ba kayo ng time-team sa inyong mga pwesto? Alcena? Yan. O, mga bata, ngayon, ating alamin ang mundo ng musika. Na ang musika ay sumasalamin sa kultura ng mayroon ang isang bansa. Kayo, ano ba ang pagkakaintindi ninyo sa musika, Christine Grace? Sir? Ano ang musika para sa'yo? Sir, ito po ang mga bagay na iyong naranasan, sir, o yung mga naganap, sir, at tungkol sa'yo, sir. Yung musika. Ngayon, ano ang naririnig mo sa musika? Sir, mga kanta po, sir. So, kinakanta mo yung mga bagay na nagaganap sa iyong buhay. Tama ba ako? Pwede. Yeah. Pwede rin kasi yan ay parte ng kultura. Tama. Kim Erich, pagpatuloy ang pagbabasa na nasa screen. Ito ay nagpasalin-salin sa iba't ibang henerasyon. Balit ito ay unti-unting nalilimutan at ang mga kanta ay natututunan lamang ng mga tao sa guro. Okay. Ipagpatuloy ko ha, upang hindi tuluyang makalimutan ang mga awitin, ano-ano nga ba ang mga paraan natin para ito ay maikintal sa ating isip at puso, yung mga awitin ng mga ninuno natin, dahil ito ay parte ng ating buhay. Ano nga ba yung mga dapat nating matutunan dito? Paano nakatutulong ang mga simbolong ito sa pag-unawa ng musika? Yan ang mga dapat niyong alamin sa pagpapatuloy ng ating aralin. Yan. Ang susunod na inyong matututunan ay ang tungkol sa kung ano ang inyong mga nalalaman sa note at rest. Kaya naman, nandyan ba ang inyong mga sagutang papel para sagutan ito? Opo. Sagutan ninyo, pero mamaya tatanungin ko kayo kung ano ang nawawala sa column na ito. Punan ang mga nawawalang simbolo o katumbas na bilang ng chart. Ano yung nakikita ninyo sa unang column? Whole note. Ano yung susunod? Susunod yun sa pangalawang column. Rest. Anong katumbas na bilik ng whole note at saka whole rest? Althea. Tama ang kanyang kasagutan. Magaling. Bigyan kita ng isang kamao dahil alam mo ang tamang kasagutan. Pangalawang linya o row ng note, ano naman ang nawawala dito? Dahil ang kanyang kasama ay ang ano tong simbolo na ito? Harley Grace. Half rest. Katumbas na beat ay? Dalawa po. Dalawa. Kaya ano ang kasama nito dapat na note? Gian. Quarter note ay half note po. Half note. Tama ang iyong kasagutan. Sa pangatlo, anong nota ito? Kristali Padlan? Quarter note po. At yung pangalawa, ano ang nawawala dyan? Dahil ang katumbas na tama, magaling na bata. Susunod ay ang anong nota ito, Jamilin? Jamilin! At ang kanyang partner, anong rest yan? Eight rest po. Ilan ang katumbas na beat ng rest at note na sumisimbolo dyan? One half. Magaling na bata. Susunod ay ang huling binigay na sasagutan. Anong rest ito, Daniela? 16 rest po.
Magaling. Ilan ang katumbas na bilang ng 16th rest? 1/4 po. 1/4. Kaya ano dapat ang ilalagay mo sa nota? 16th note po. Magaling na bata. Bigyan ng maraming palakpak ang batang ito. Susunod ay ang pag-aaralan natin na dapat ninyong matutunan. Ito ay ang halina't umawit na pang mabigyan sa isa ay ang mga note and rest. Sing-sing. Sa palagay ninyo, saan galing ang kantang ito? Daniela? Sa Pampanga po. Anong salita? Kapampangan po. Kapampangan. Kanina na napansin nyo yung mga nota at rest na ginamit doon sa awitin, mga anak? Ano ulit yung pamagat ng ating inawit, Daniela? Ating kupungsing. Napapansin nyo ba yung awitin ngayon? Anong mga nakalagay dyan? Kim Eric. Oo, yung kanta. May mga nakalapat dyan na simbolo ng musika. Tama ba ako? Ating tingnan ang lyrics ng kanta. Yan. Ano kaya ang tawag sa mga simbolo na ito? At paano ito nakatutulong sa musika? Gian. Ano ang tawag sa mga simbolo na ito? Gian. Note po. Ano pa? Niki? At rest po. Rest. Okay. Paano ito nakatutulong sa musika, Jamilin?
Napapaganda nito ang tugtugin. Tama ka. Kaya naman, ngayong araw, ating tuklasin kasi ang aking katanungan ay tungkol sa note. Ano ang note, Kim Erich? Ang note ay nagpapahiwatig ng... Ano ang ipinapahiwatig? Sir, ng ano po? Kanta. Ano yun? Yung nagpapahiwatig po. Nagpapahiwatig ng tunog. Tama, narinig ko. Ang bawat tunog na naririnig sa musika ay ang kumakatawan sa tinatawag nating note. Ito ay isang simbolo ng musika. Kaya tingnan natin at pag-aralan ang chart na ito. Kanina pinasagutan ko ang tungkol sa mga simbolo ng musika. Himay-himayin natin isa-isa. Anong simbolo ito, Jandeo? Jandeo? Anong simbolo yung unang nakikita mo? Hindi ko po makita. Okay, hindi niya makita. Ayan, nakikita mo na ba? Opo. Ano itong itinuturo ng pointer na red? Anong simbolo ito? Full note. Whole note. Ilan ang katumbas na bilang ng beat ng whole note? Apat. Apat. Tama ka. Nababasa niyo ba ang mga nandito na nakasulat sa chart at nakadrawing? Okay. Banggitin ito, ituturo ko, Christine Grace. Yes. Yes po. Banggitin itong nasa pointer. Anong simbolo ito? Half note po. Ilan ang katumbas na beat ng half note? Dalawa po. Pangatlo, gusto kong marinig ang boses ni Althea. Ano ito? Quarter note po. Ilan ang katumbas na beat ng quarter note? Isa po. Ito namang susunod, Daniela. Eight note po. Ilan ang katumbas na beat na bilang nito? Althea. Ay, Daniela? One half po. Magaling. Susunod si Cristali Padlan. Ilan ito? 16th note po. 16th note. Yes. Katumbas na bilang ng beat ay? 1/4 po. 1/4. Magaling. Kaya, mga bata, ang chart na ito ay kumakatawan sa simbolo ng musika na tinatawag nating ano to? Nikki? Note. Ito ay note. Okay, ito ay mga nota. Mga nota ng musika. Kaya naririnig ninyo ang kagandahan nito. Mayroon na namang tanda na nakita si Nikki. Ano ito? Isang katanungan na para lang sa'yo. Anong note ang may 4 beats? Nikki? Whole note po. Gian Baloso, anong note ang may 1/2 beat? Sir, ano po? 8 note po. Magaling na ba? Magaling. Susunod, may katanungan pa rin si teacher. Ano ang rest? Dahil alam niyo na ngayon kung ano ang note, umako naman tayo sa kung ano ang rest. Cristali Padlan, tuklasin natin ito. Ano nga ba ang rest? Ang Cristali, rest ay nagpapahiwatig ng katahimikan. Tama! Tingnan natin kung tama nga talaga ang kanyang sinasabi. Ang rest ay ang saglit na paghinto o mahabang katahimikan sa awitin o tugtugin. Tama nga naman ang sinabi niya. Ngayon naman, pag-aralan natin ang chart. Nakikita nyo ba ito? Kanina, ang chart na napansin ninyo ay ang mga simbolo ng musika na note.
nota. Ito naman ay mga rest. Okay, unahin natin si Marley Chris. Ano ito? Whole note po. Marley Chris. Ha? Whole note po. Whole note ba ito? Tingnan mabuti. Sabi nyo, yung simbolo sa musika na humihinto ka at nagpapahinga. Ano ang simbolong ito, Marley Chris? Whole rest. Nakikita niya ba? Okay, yung rest. Magkaiba ang rest at saka note, anak, ha? Kaya, ilan naman ang katumbas na bilang ng beat ng whole rest, Marley Chris? Apat po. Apat. Sa pangalawa, mapakinggan nga ang boses ni Kim Irich. Half rest po. Half rest. Magaling. Ilan ang katumbas na bilang ng beat ng half rest? Dalawa po. Susunod, pakinggan ko si Althea. Pangatlo, ano ito? Quarter rest. Lamang ang tama, quarter rest. Ilan ang katumbas na bilang ng beat? Isa po. Isa. Dumako tayo sa pang-apat. Daniela. Eight rest po. Eight rest. At katumbas na bilang ng beat ay? One half. Ilan? One and half. At ang panghuli, pakinggan ko si Jandeo. Ano ito? Jandeo! Ayan, hindi makasagap ng signal. Kristali Padlan. Ay, okay, narinig na. 16th rest. Ilan ang katumbas na bilang ng beat, Jandeo? Ilan? 1/4 po. 1/4 ang kanyang beat. Okay. Palakpakan nyo yung mga sarili ninyo dahil nalaman nyo na ngayon kung ano ang mga note at ang mga rest. Ngayon naman, tuklasin natin ang katanungan ni teacher. Anong rest ang may dalawang beats? Daniela? Tama. Susunod na katanungan para kay Althea. Anong rest ang may isang beat? Sure, quarter rest po. May tama ka. Ang susunod naman ay nais kong suriin ninyo ang mga tinatawag nating anyo at bilang ng beat ng mga note. Bagamat magkakaiba ang mga ito, ay magkakaugnay pa rin. Nakuha? Basahin, ang full note na may apat na beat, ilan ang katumbas nito? Kim Erich, ipagpatuloy ang pagbabasa dyan sa screen na nakikita mo. Ang full note na may apat na beat ay katumbas ng dalawang half note sa dalawang beat. Ang half note naman ay katumbas ng dalawang quarter note. Ipapakita ko ngayon sa inyo ang isang ilustrasyon na nag-uugnay sa inyong binasa. Ganyan po ang kanyang pagkakaiba-iba. At kung paano siya pinangkat-pangkat upang magkaugnay ang bilang ng bawat beat. Nakuha? Ngayon naman, suriin natin ang katulad ng mga note. Ang rest ay magkakaugnay din. Ilang quarter rest mayroon ang isang rest? Hello? Sinong sasagot? Ilang quarter rest mayroon? Sino yun? Jamilin? Ilan ang sagot mo dito? Ilang quarter rest mayroon ang isang rest? Kim Erich, hindi ko marinig ang boses ni Jamilin. Pakitulungan. Dalawa po, Chair. Magaling na bata. Bigyan natin yan ng kamao. Isang blessing para sa'yo. Ngayon, tingnan natin ito, mga bata. Yan ang tinatawag nating ilustrasyon na nagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay ng rest.
katulad din ng mga note. At kung mapapansin ninyo, ang bawat tunog na naririnig natin sa musika ay kinakatawan ng simbolo na tinatawag nating note. Samantalang may mga pagkakataong nakaririnig tayo ng saglit o mahabang katahimikan. At ano ang tawag doon, Daniela? Pag tumigil ka sa pagkakapahinga? Rest. Ha? Kaya kailangan din ng tao ng pahinga. Ito ay kinakatawan ng simbolo na tinatawag nating rest sa musika. Kaya bawat note at rest ay may katumbas na bilang ng beat. Bigyan ng maraming palakpak ang inyong mga sarili. Parang hindi ko narinig ang palakpak ninyo. Gusto niya kamao, magaling na bata. Ngayon, isipin natin ito. Makinig, tandang pananong para sa'yo. Ano ang tawag sa rest na may isang beat, Gian? Quarter rest po. Quarter rest. Tama ba ang kanyang sinabi? Daniela? Opo. Opo. Yan ha, may bumoto sa kanya. Kaya tama nga naman talaga. Sumunod ay ang ano ang tawag sa simbolo ng musika na kumakatawan sa iba't ibang tunog? Gusto kong mapakinggan ang sagot ni Nikki. Note, chair. Note. Tama. May tama siya talaga. Okay. Susunod na katanungan kay Christine Grace. Ano ang tawag sa simbolo ng musika na kumakatawan sa katahimikan? Best teacher. Magaling. Mahalagang ideya iyong basahin, Jandeo. Hindi niya ako marinig. Ikaw na lang ang magbasa, anak, Althea. Ang musika lang po. Na mapapahalagahan kung ito ay nababasa, naaawit, natutugtog ng tama at mahusay. Isa ka nga talagang mahusay. Tama ang sinabi mo. Ang musika ay mahalaga kapag ito ay tamang nababasa, naaawit, natutugtog ng may kahusayan. Pagyamanin natin, nandyan ba ang inyong mga module, mga anak? Pagyamanin natin ang inyong mga kaisipan. Opo. Inyong sasagutan ang unang gagawin sa inyong mga module. Ibigay ang katumbas na bilang ng mga note at isulat sapat lang ang kasagutan. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sagutan ito. Kaya dapat ninyong bilisan. Okay, mga bata? Bilisan pero wasto ang sagot. Go! Nandito yung ganito na module na ibinigay sa inyo. Yan. Pumunta yung mga magulang ninyo sa school para kunin ang module na ito. Kaya alam ko na meron kayong tig-iisang module gawa ni teacher. Ha? Pinagpuyatan niya yan para meron kayong pag-aralan sa bahay, hindi puro TikTok. Susunod? Pwede na ba nating sagutan muna, mga anak? Opo. 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 Yan. Sige. Opo. Pakinggan nga ang sagot ni Jamilyn. Ano ang iyong sagot sa unang bilang? Jamilyn? 6 6. 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 6
Ilan ang katumbas na bilang? Okay, tatlo. Tama ba ang sagot niya? Tatlo? Christine? Opo. Opo. Bigyan natin ng sasagutan si Cristali Padlan. Pangatlong bilang, ilan ang sagot mo? Eight po. Tama. Bigyan ng maraming palakpak si Cristali Padlan. Sunod ay si Daniela Barrera.
Ilan ang iyong kasagutan sa pang-apat na bilang? Dalawa po, sir. Tama. Marley Chris, sa pang-limang bilang? Anim po. Anim. Sa pang-anim na bilang, Althea, ilan? 1.5 po. Dalawa. Si Nikki, pang-pitong bilang, ilan ang kanyang sagot? 6 po. Tama. Sa pang-walong bilang naman, Gian? 4 po. 4. Okay. Si Jandeo, pang-siyam na bilang, ilan? 5. Mahina ang signal ni Jandeo. Ilan ang sagot mo dito, anak? Pang-siyam na bilang. 10. 10. Tama ang kanyang sagot. Sa pang-sampung bilang, Kim Erich? 10 po. Ilan? Ilan? Teacher 3. Magaling. Kayo ay talagang marunong ng magbigay ng katumbas na bilang ng mga note. Kaya pinigyan ko kayo ng maraming palakpak. Sa susunod na gawain, inyong sasagutan niyan kapag kayo ay may free time. Ha? Halimbawa, bukas, wala kayong gagawin. Bigyan lang muna ng kahit 5 minuto ang mga sarili para sagutan ang letrang B. Pagyamanin natin sa inyong module. Okay lang po ba, mga bata? Opo. 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 Inaasahan ko yan. Pag ibabalik yung module ng inyong mga magulang, makikita ko yan kung talagang ginagawa niyo. Susunod, gusto kong mapakinggan ang inyong mga kasagutan dito sa susunod na gagawin. Sandali lang. Nandirito. Okay. Pagyamanin ulit natin ang inyong mga kaisipan sa pamamagitan ng pagsuri ng mga pangungusap na ito. Isulat ang T kung tama ang inihahayag ng pangungusap at M kung hindi. Basahin ang unang statement. Yan ay inyong sasagutan sana sa inyong module pero gusto kong excited na kasi ako na marinig yung mga kasagutan niyo dito. Unang pangungusap, basahin Kristali at sagutan. Ang mga note ay simbolong tunog sa musika. Tama. Magaling na bata. Susunod, si Gian. Pangalawang bilang. Ang note na may pinakamahaba ang tunog ay ang quarter note. Mali po. Mali. Bakit? Ano nga ba ang may pinakamahabang tunog? Ano dapat dyan? Ang isusulat, Daniela? Full note. Tama ang kanyang sinabi. Kaya mali ang pangungusap na yan. Pangatlo, Jamilin, pakibasa. Anim na bit ay binubuo ng dalawang note. Mali po, Chair. Mali. Ano dapat ang tamang sagot dyan? Anim ba ang bit kapag may dalawang whole note? Apat po. Apat kapag isang whole note. Ngayon, dahil dalawa na sila, ilan dapat? Walo po. Walo. Tama. Pang-apat na bilang, pakibasa, Althea? Pareho yes, ang bilang ng isang half note at dalawang quarter note. Tama. Tama. Dalawa. Ang susunod, pang-lima, Nikki? Ang bawat note at rest ay may wastong bilang ng beat. Tama. Tama. Kaya inyong napakinggan, nalaman at natutunan talaga ang ating pinag-aralan sa araw na ito. Kaya naman gusto ko isaisip ninyo ito. Ano-ano ang iyong natutunan sa ating aralin? Isaad ang iyong natutunan sa pamamagitan ng pagkumpleto sa pariralang ito. At yan ay sasagutan ninyo ulit sa pagdaan ng mga araw na hindi pa tayo nag-meet. Okay?
Gusto ko gagawin ninyo yan kapag may time, ha? Kaya bigyan ng time pa more ang inyong mga sarili. Handa na ba kayo sa susunod nating gawain, mga anak? Opo. Gusto niyo bang kumanta ulit? Opo. At ating gagawa at kilalanin ang mga simbolo ng kantang paru-parong bukid. Familiar ba kayo dyan? Opo. Buring ko yan nung ako'y grade 1. Bigkasin kung anong note at rest ang makikita sa buong pyesa ng paru-parong bukid. Kaya pakinggan at sabayan ang video na ito. Kakanta tayo, mga bata! Paru-parong bukid, nalilipad-lipad, sa gitna ng daan, papagapagaspas, sambara ang tapis, sandangkal ang manggas, ang sayang dekolas, sa piyesa ang sayan. May paineta pa siya, uy, may suklay pa man din, uy, nagwaste o oh, hey. Yung mga isang bukid, mga anak, mga nota at rest na binubuo ng awitin ito. Ano ang gagawin? Nandyan sa inyong mga module ang sagawa. Tingnan ninyong mabuti, mga anak, sagutan natin kung ano ang inyong mga nakita dito sa awitin na paru-parong bukid. Ano-ano ang mga nakita ninyong nota at rest? Uri ng nota at rest. Pero bago yan, isulat niyo muna ang pamagat ng kanta. Isulat din ang bilang ng beat. Pwede niyong sagutan mismo sa module na ibinigay ko sa inyo. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para masagutan ang inyong mga module. Isip-isip. Ayan. Talagang dibdiban ang pagsagot ni Gian, baloso ah. Sumasakit na din yata yung ulo ni Althea. Mahirap ba mga bata? Sir, hindi. Sir, teacher, hindi po. Okay, hindi daw po. Yan, yan yung ginagawa ninyo mga anak na nasa module. Uri ng note, uri ng rest, bilang ng beat. Pero tingnan mabuti yung
nota at rest na meron sa kantang paru-parong bukid. Jamilin, okay na ba? Pwede na ba nating sagutan? Tingnan ko kung tama ang ginagawa ninyo. Pero pwede nyo namang ipagpatuloy yan sa bahay. Pero sample lang kung tama ang ginagawa ninyo. Ano ang anong pamagat ng kanta, Jamilin? Paru-parong bukid po. Ano ang uri ng note na napansin mo, Marley Chris? Quarter note po. Magaling. Uri ng rest na napansin mo. Kung may quarter note, mayroon ding quarter? Rest. Quarter rest. At ilan ang bilang ng beat? Isa po. Ang magaling, Althea. Tinulungan niya si Marley Chris. Siguro nawawala yung signal, kaya hindi makasagot pa. Okay, pero nasagutan naman niya ang uri ng note, uri ng rest, at bilang ng beat naman kay Althea. Kaya one point naman kay Althea. Pero malalaman ko ang buong kasagutan ninyo kapag isinubmit na ninyo ang module na yan. Ibibigay ni nanay ninyo o tatay sa school ang module na yan kapag nasagutan ninyo lahat ito. Tama ba ako, mga bata? Opo. 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 Nakakasunod ako. Opo. Ngayon naman, dumako tayo sa inyong gawain. Pagtataya, piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat sa sagutang papel. Yan ha, titik lamang. Kailangan bilugan nyo lang ang tamang titik dito. Okay, pwede ninyong sagutan yan kapag may oras kayo. Tama? Daniela? Okay. Opo. Opo. Gusto ko, siguro magiging perfect score ang inyong makukuha dyan. Kasi nakita ko, kayang-kaya nyo ng sagutan ang mga katanungan ni Teacher Janice. Kaya naman, mayroon pa ulit kayong karagdagang gawain, pero hindi nyo naman yan sasagutan sa isang araw lang. Pag may time, okay? Hindi lahat ng gagawin ay ang pag-tiktok. Ang gagawin nyo din ay mag-aaral. Itong karagdagang gawain na gagawin ninyo sa inyong module, hanapin ang mga salitang inilalarawan sa word bank upang mapunan ang mga patlang. Alam kong mag-i-enjoy kayo dito dahil natutunan ninyo kung ano-ano ang mga konsepto ng musika. Simbolo ng mga musika. Simbolo ng musika? Simbolo. Naintindihan? Ano ulit yung mga simbolo ng musika? Note at rest. Ito naman, na mag-i-enjoy din kayo sa pagsagot ng puzzle na ito. At tingnang mabuti ang inyong takdang aralin dahil hindi po nakalagay yan sa inyong mga module. Okay, gumuhit ng mga note at rest na bubuo sa mga beat na nasa kaliwa. Kung may cellphone kayo, screenshot lang po ito. At sasagutan ninyo ulit ang gawain na ito. Mga bata, nag-enjoy ba kayo sa araw na ito? Opo. Isang kamao para kay Teacher Janice. Isang kamao galing sa aking mga minamahal na estudyante. Yan. Nag-enjoy ulit kayo, mga bata? Opo. Hindi ba kayo inantok sa ating mga awitin? Hindi naman. So, sunod nating pagkikita, isa-isa ko kayong pakakantahin ng ating mga kapag-aralang awitin. Handa na ba, Kim Eric? Okay. Kaya naman, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, mga bata. Bye-bye! Bye po! Bye-bye! Oh!